Nabulabog ng nagngangalit na apoy ang mga residente ng Barangay Manresa sa Biak na Bato, Quezon City. Pasado alas 6 ng gabi, agad rumesponde ang mga bombero sa nasusunog na bahay. Naapula ito matapos ang 2 oras. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Wala namang naiulat na nasaktan. Nasawi sa COVID-19 ang 8 madre sa Religious of the Virgin Mary o RVM Convent sa Quezon City. Kasama sila sa mahigit 100 madre at staff ng kumbento na tinamaan ng COVID-19. Ayon sa RVM, nasa edad 80 hanggang 90 na ang mga madre na namatay sa severe COVID. May comorbidity sila o iba pang karamdaman. Hindi pa sila nababakunahan bagamat pinaschedule na raw sila. Nag-swab test na kahapon ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit sa iba pang nasa compound na nakitaan ng sintomas. Isang pari naman ang namatay dahil sa COVID sa Christ the King Mission Seminary. Ayon sa Quezon City LGU, isa siya sa 2 napaulat na nagka-COVID doon. Sa kabuuan, 25 ang kumpirmadong COVID positive sa kanilang compound, pero mga retiradong pari at kanilang mga tagapag-alaga. Karamihan sa kanila, asymptomatic. Hindi naman daw naka-lockdown ang buong Christ the King Seminary compound, kaya pwede pa rin magsimba roon, pero limitado ang kapasidad sa 30% at dapat magpakita ng vaccination card. Wala raw COVID ang mga nagmimisang pari at nagpapatupad din ng health protocol sa simbahan. Apat na ang naka-lockdown na seminaryo at kumbento sa Quezon City, kasama ang Stella Maris Convent at Convent of the Holy Spirit. Kinukuha natin yung list kung sino pa hindi nababakunahan para mabakunahan na natin afterwards. Sabi naman ng Department of Health, sa kabila ng dami ng nanaitatalang kaso, bumaba ang bilang ng mga namamatay sa COVID nitong 2021 kumpara noong 2020. Nasa 1.47% ang case fatality rate ngayong taon, mas mababa sa 2.47% noong 2020. Paliwanag ng DOH, kabilang sa mga dahilan ng pagbaba ng COVID deaths ay ang vaccination program. Muntik makaladkad ng tren ng 3 sakay ng isang kotse sa Santa Mesa, Maynila. Wasak ang harapang bahagi ng kotseng ginagamit bilang Transport Network Service Vehicle o TNVS. Matapos masalpok ng tren ng PNR o Philippine National Railways, Martes ng hating gabi. Kwento ng isa sa mga pasahero, hindi napansin ng driver ang paparating na tren dahil wala itong ilaw at hindi rin nakababa ang barrier sa tawiran. Maliban sa pagkakaalog, hindi naman nasaktan ang mga sakay ng kotse pero labis daw silang natakot. Hiling nila pagbutihin ng mga tauhan ng PNR ang kanilang trabaho upang hindi na maulit ang nangyari. Wala pang pahayag ang PNR. Pero nitong Agosto, matapos may masagasaang 3 teenager ang kanilang tren, sinabi ng PNR na maglalagay sila ng mas maraming warning sign at titiyaking bubusina ang tren pagdaan. Sa mga tito at tita dyan at sa mga Gen Z na rin, sino sa inyo ang nakaranas makinig sa mga music galing sa cassette tape? Ano yan? Si Maki. Anong cassette? Plaka ba ng ano plaka? Ano yung cassette tape? Tila may comeback kasi ang mga cassette tapes, pero hindi na raw basta lumang tugtugin ang laman. Pakinggan natin kasama ni Raffy Tima. Plastic casing na isinasaksak, sabay pindot para tumunog. Paano bang ang sikat na cassette tape ni na tito tita halos ma-swipe out sa alaala ng marami? After mausang magaga ang CDs, digital music players, at ngayon naman smartphones na kaya mag-stream ng music, halos tumigil na ang ikot ng mga cassette tape. Pero ang tugtugin nito, muling naririnig pa unti-unti kabilang sa Pilipinas. Kasi never naman nag-die out yung cassette culture. Ano siya, it's always been ongoing. Nag-decline lang siya in popularity from the mainstream. Pero pagtitingnan natin yung sa underground music scene, it's always been there. Taong 2018 ang itatag ng business owner at musician na si Anna Chua ang United Cassettes Philippines. Dito makabibili ang mga Pinoy ng local at foreign cassette albums.
para sa music experience na hindi pwedeng basta putul-putulin. Kasi yung cassette tapes nga, hindi siya yung parang sa Spotify lang na masiskip-skip mo lang or like pipili ka lang ng track, papakinggan mo talaga yung buong album eh. So with that, mas magkaka-deeper connection ka to the music. At ngayong marami ang nasa bahay o mag-isa, pati mga kabataan, nare-rediscover ang saya ng mahawakan ng paborito nilang album na dati nakikita lang sa malamig na screen ng smartphone. Lalo na pandemic pa ngayon, so people are starting to lose that human touch, yung tactility na yan. I think na people are looking to physical formats like cassette tapes and vinyl records to get back that lost connection. Pati underground artists na kadalasang hindi napapaboran ng mga kilalang labels sa cassette tapes at sa mga bumibili nito nakahanap ng bagong market. Mura pa raw ang production cost. It's a really friendly media that people can DIY, which is why it appeals a lot to the youth and the independent music scene. Madami mga halala ng mga queer artists or yung mga women artists, non-binary artists, nag-release sila on cassette tapes talaga. Kasi parang dinidisregard sila ng mainstream mediums. Puna nga lang ng ilan, mas mababa raw ang kalidad nito kumpara sa digital counterpart. Pero sa huli, depende yan sa nakikinig at sa uri ng pangunawa nito sa musika. Yung isa sa main imperfection na mahahanap natin sa cassette tapes, yung tape hiss. Pero that's something that a lot of people are actually looking for. Kahit na hindi siya yung kasing perfect ng Spotify or digital, parang for me personally, mas gugustuhin ko pa yung imperfections na nakasabay ng music ko kasi it adds a certain kind of personality and flavor. Rafi Tima, GMA News. Sinuntok na, pinagbabato pa raw ang bahay ng isang lola sa Occidental Mindoro. Sa videong in-upload sa social media, kita ang malaking pasa sa mukha ng 79 years old na si Gloria Luz Isar. Resulta raw yan ng pagkakasuntok umano sa kanya ng mga nag-iinumang kapitbahay. Ayon sa anak niyang si Nelda, ilang beses na sinaway ng mga kapatid niya ang mga kapitbahay dahil sa pagkakaraoke hanggang madaling araw noong Sabado. Sa sobrang asar, nagtapon ng graba sa bubong ng kapitbahay ang kapatid ni Nelda. Doon na raw sumugod ang mga kapitbahay at pinagbabato ang bahay ng biktima. Pumunta po sila doon sa gate, pinagyuyugyug po nila yung gate namin. Mm-hmm. Ngayon po, yung nanay ko at saka yung kapatid ko ando doon. Ang siguro, gusto nilang i-grab yung kapatid ko, ando doon din yung nanay ko para ipigilan silang makapasok. Ang ginawa nila, sinuntok nila yung nanay ko sa taas ng gate. Mariing tinanggi ng kapitbahay na si Natalie Villanueva na nagkakaraoke sila. Birthday raw niya noong Biyernes at inumaga na ang kwentuhan at inuman. Pero wala raw karaoke kundi maliit na speaker lang. Hindi din daw totoo na sinaktan nila si Lola Gloria na malayo nilang kamag-anak. Inireport na sa barangay ang insidente pero naka-quarantine pa ang chairman at ilang opisyal kaya hindi pa maaksyonan ang reklamo. Kami po ang pinaulanan ng bato. At ang lalaki po, nandito po, sa taas po ng aking bahay, ang lalaki po ng bato na napapunta sa gutter ng bahay po. Okay. At yung pagsuntok po, hindi ko po alam dahil kung matitili po ninyo, pag nandito po kayo sa labas, sa may bahay ko, papunta po sa gate nila, mataas po yun. Mm-hmm. Lugog yung nanay niya doon, paano pong masusuntok ang nanay niya? At ngayong nakakabalisa, Maki, ang panahon, sige ko na tuloy. Sige, ako muna. Tuloy mo na. Sige na, tungkol sa makeup to eh. Alam ko tungkol doon sa makeup kasi kakaiba ang nahahanap na panlaban ng ilan sa anxiety. Ito daw yung makeup tutorials. Ginagawa mo ba yan? Hindi na nga ako nagme-makeup maliban sa sauna. Paano bang nakakaganda ng mood ang pananood niyang mga paliwanag ng experts kay Katrina Son? How to do your brows and make your eyes smile? Binabawasan ko ng konti yung arch. Softer na kilay makes you look nicer. Paano i-achieve ang proper contour and foundation? Sabay sa pag-brighten ng iyong buhay.
yellow tone. So I'm just putting some. And then now I'm gonna put sa buong face. Abot ko hanggang neck. Ito ang kwento ng makeup tutorials na hindi lang nakatulong sa looks, kundi sa mental health ni Andrea C. Perez at ni Vea Vieja. 2012 nang magsimula ang pagkabalisaw anxiety attacks ni Andrea dahil sa sunod-sunod na trahedya sa kanilang pamilya. 2018 nang clinically ay ma-diagnose na may anxiety siya. Lolo ko namatay and then from there, college days, so nag-progress yung anxiety, from anxiety, naging depression hanggang sa naging bipolar na. Pero sino mag-aakalang sa may kaugnayan sa trabaho ang magiging pamparelax niya? Dahil pumapasok sa isang makeup company, nawili siya sa panonood ng online makeup tutorials. During those mga low days mo, okay, manood ka na lang ng tutorial kasi nga you want to enhance yourself eh. Ayaw mo na lang mag-stay sa ganon, yung pagiging low. So you need to have diversion for you to get hype, to get happy. Ngayong taon naman, lumala ang anxiety ni Nivea. Hindi na ako makapag-function dahil nga yun yung feeling ko na parang paano na ako, paano yung future ko, ganyan, lalo na nagka-COVID. At tulad ni Andrea, panonood ng makeup tutorials din ang nagsilbing therapy niya. Pag nanonood, kasi may mga steps, alam mo yan, yung parang may routine. So parang nare-relax ka, especially pag nage-explain din yung mga guru. Bakit kaya? May paliwanag ang psychotherapist at isa ring seasoned makeup artist na si Lee Pycroft. Sabi niya, sa isang artikulo ng HuffPost.com, parang salaming nagpapataas ng kumpiyansa sa sarili ang makeup tutorial. Naiisip kasi ng nanonood na pwede naman pala niyang baguhin ang kanyang realidad. Sabi naman ng nakausap kong psychiatrist, ang paghanap ng diversion na distraction ay paraan para makalimutan ang pinagdaraan ng anxiety, tulad ng panonood ng makeup tutorials. Like planting or, you know, having your pets, no, or playing your music or having an instrument, all of these things can actually be a part, no, of our coping mechanism. Mahalagang matukoy natin ang pwede nating pagbalingan ng atensyon, lalo't normal daw ang makaranas ng anxiety paminsan-minsan. Itong anxiety na to can also be normal actually. But if it's on a day-to-day thing at saka hindi ka na nakakapag-function, madami nang nangyayari sa buhay mo na hindi ka na nakakagawa, then that's the thing that anxiety becomes a disorder. Pag ganyan o kung di kayang maibsa ng pagkabalisa ng mga distraction, huwag mahiya at baka mainam ng kumonsulta sa mga eksperto. Katrina Son, GMA News. Isang Pinoy ang kasama sa cast ng pinag-uusapang Korean series ngayon na Squid Game. Nakausap ng State of the Nation si Christian Lagahip, ang gumanap na player number 276 sa survival drama series. Very overwhelmed daw siya sa pagiging hit ng Squid Game, lalo na sa Filipino audience. At kahit hindi naman daw ito ang first time niyang makakita ng mga kilalang Korean stars, iba pa rin daw sa pakiramdam na makasama sila sa set. Character ko po, kinailangan siya for like 19 days. So technically sa loob ng 19 days na yon, talagang kasama ko sila. Si Jung Jae-in, si Park Hae-soo, eto nga yung friend kong si Ali. Kapag nararamdaman nila na medyo awkward ako or medyo parang hesitant ako to talk with them, sila na mismo yung lalapit sa'yo para i-comfort ka nila. Sabi pa ni Christian, nag-audition talaga siya para sa role ni Ali o nung isang foreigner. Pero napunta ito sa iba kaya akala niya hindi na siya mapapasama sa series. Hanggang sa tawagan siya ng production at alokin ng ibang role. Bukod sa pagiging aktor, English teacher talaga si Christian sa South Korea. Pero dahil sa pandemya, pansamantala siyang nahinto sa pagtuturo. Bukod sa Squid Game, minsan na ding napabilang sa cast si Christian ng mga series na Crash Landing on You. Pati mga pelikulang Space Sweepers na pinagbibidahan ni Song Joong-ki at The Negotiation, kasama naman ang real-life couple na sina Son Ye-jin at Hyun Bin. Hyun Bin. Mismong kapatid niya ang suspect sa pagkamatay ng isang babaeng negosyante sa Butuan City.
Makikita sa video ang isang lalaking tila may inaabangan sa kalsada habang may hawak na baril. Maya-maya pa, isang pulis na ang lumapit, ito pong nakasibilyan, at kumablot ng baril ng lalaki mula sa likuran. Dinakip ang lalaki na suspect sa pagpatay sa nakababata niyang kapatid na si Ray Jane Cuenca. Bukod sa babaeng negosyante, hinahanap at binalak din umanong patayin ng suspect ang isa pa nilang kapatid na si Ryan Cuenca. Pero nakapagtago na si Ryan sa isang bangko nung mga oras na yon at dumating na ang mga pulis. Wala pang pahayag ang suspect matapos dakpin ng mga pulis. Inaalam pa nila ang motibo ng suspect. Masiyahin at makulit. Yan ang sayang dulo ng 2 taong gulang na si Jared mula sa bayan ng Mochong sa Samar. Ngunit sinong mag-aakala na sa murang edad na 5 buwan, may mabigat na siyang pinagdaanan. Parang 2 na po yung ulo niya kasi singlaki ng ulo niya yung bukol. Parang gross or sa ano sinasabing bukol, kadalasan ay ito ay nangyayari sa isang baby. Ang naging sanhi ng cystic hygroma ay yung lymphatic na nag-obstruct. Tapos nagkaroon siya ng accumulation of lymphatic fluid. June 2019, nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Katbalogan sa Samar para magsagawa ng surgical outreach program. Ang kondisyon ni Jared agad inilapit ng kanyang mga magulang. Ang problema sa ganun is pwede siya mag-obstruct no, sa airway kasi nandito siya sa bandaleeg. Kapag lumaki siya, pwede siya magpigil sa paghinga. Sa tulong ng World Surgical Foundation Philippines at Philippine Children's Medical Center, matagumpay na natanggal ang malaking bukol sa kanyang leeg. Napakasaya po sa amin kasi natanggal na po yung bukol niya. Muli nating binisita si Jared, dala ang groceries na mapagsasaluhan nilang pamilya. Kung dati, hirap siyang gumapang at kumilos. Ngayon, malaya na siyang nakapaglalaro. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa GMA Kapuso Foundation at sa PCMC sa successful na operasyon sa anak namin. Kinaaliwan online ang isang birthday boy hindi lang dahil sa kanyang delivery rider costume. Totoong nag-deliver kasi siya ng tulong sa iba imbes na manghingi ng birthday gift. Thank you, boss. Thank you, boss. Thank you. Bukod sa uniform, may helmet din si John Carlo o JK Gatula habang hinahatiran ng food packs ang mga totoong rider sa kanyang 5th birthday. Bilang pasasalamat daw yan sa itinuturing ng kanilang pamilyang modern-day heroes. Personal daw nilang nakita ang sakripisyo ng mga rider nang may nagka-COVID sa kanilang pamilya noong nakaraang taon at nagpapadeliver sila ng pagkain. Bilang pag-iingat, tiniyak naman ang mga magulang ni JK na nasusunod nila ang health protocols habang nag-aabot ng pagkain. Ginawa lang din daw nila ito sa loob ng kanilang village at hindi lumabas ng kanilang sasakyan. Laking tuwa naman ang mga delivery rider na sila naman ang nahatiran ng pagkain. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat yung malaman. Susunod na ang saksi. Ako si Ato Marauli. At ako si Maki Pulido para sa Pilipino. Ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.